sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Vice President Sara Duterte Carpio. Nagsimula ng tuparin ang kanyang mga pangako na isa-isahing tanggalin ang anay ng pamahalaan, ACT Teacher Representative Franz Castro. Tila nanginig sa takot matapos paimbestigahan ng DepEd ang listahan ng miyembro ng ACT Teacher Party List. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Ang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, tila wala nang ang kawala. Ang di umano'y legal front ng CPPA, NPA, NDF at parte ng Makabayan Black na si Franz Castro sa naging deritsahang utos at pahayag ng Vice President and Deputy Secretary Sara Duterte Carpio. Ito'y kaugnay sa memorandum na ipinatupad ng DepEd para alamin ang mga kasapi ng ACT Teacher at hindi lamang sa Metro Manila, kundi maging sa lahat ng parte ng Pilipinas, mapapubliko man ang paaralan o maging pribado. At ang memorandum na ito na nilagdaan ni DepEd Undersecretary. Ito yung mga kinakatakot ng mga kwan, mga kaibigan, tulad ni Franz Castro. Ito yung dahilan. Kaya ganit na ganit sila sa ating mahal na VP Inday Sara. Secretary for Operation, Rivesy Escobedo. Lahat ng DepEd Regional Directors at School Division Superintendent ay inatasan na magsumite ng listahan ng mga ACT-affiliated teachers sa ilalim ng kani-kanilang jurisdiction. Dahil napag-alaman ng ahensya ni Vice President DepEd Secretary Sara Duterte na may mga illegal na deduction na ginagawa ang nasabing partido sa mga public school teachers. Na ayon mismo kay Vice President Sara Duterte, mukhang napupunta di umano ito sa kanilang samahan na CPPNPA-NDF. Dito raw siya hindi makakapayag, kaya't ibinigay ang ultimato sa Department of Education at ipinatupad sa buong bansa. Upang malaman ang bawat miyembro, hindi lamang ang ACT Teacher Party List, kundi ang lahat ng union na sumasapi bilang legal front sa Kongreso. At ito nga ay kinundi na ng Makabayan Black sa House of Representatives sa pangunguna ni ACT Teacher Party List Representative Franz Castro dahil ang profiling operation na ginagawa sa grupo. Sobrang laki ng takot eh. kaya hanggang ngayon nahanapan na ng butas si VP Inday Sara. Nang guro ay paglabag daw sa Data Privacy Act. Gayunpaman, iginiit ng DepEd na ang sole purpose ng pagsama-sama ng mga pangalan ng mga nag-avail ng automatic payroll deduction system ay upang isentralisa at i-update ang human resource system ng DepEd. Ang aligasyon na ang memorandum ay inilaan upang i-profile ang mga miyembro ng ACT Union bilang bahagi ng isang anti-insurgency campaign ng gobyerno ay maliwanag na walang katotohanan. Binaluktot at walang lohika ang sinusunod. Nilinaw nga ni former Presidential Communication Chief Officer Attorney Trixie Cruz Angeles na ang profiling lamang ang ginagawa ng DepEd at hindi dapat mabahala ang ACT Teacher at iba pang grupo kung wala naman daw silang ginagawang mali. Maliban na lamang kung mapatunayan ni Vice President Sara Duterte
na ang lahat ng kanilang imbestigasyon na naglilink sa nasabing grupo ay dito na daw sila di umano mananagot. Dahil nga napag-alaman ng ahensya ni Vice President na may illegal na deduction na ginagawa ang nasabing partido sa mga public school teachers at tila nalalabi na lang ang mga araw ni Franz Castro at iba pang legal front dahil nagsisimula ng kumilos si Vice President Sara Duterte para alisin ang anay sa Kongreso. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila, tinutukoy na yung automatic payroll deduction na napupunta sa act. For transparency, saan ba napupunta yung contribution daw ng mga guro, member and non-member pa, sa pilitang contribution? It's about time to clean the DepEd system, especially the unexplained deduction from teachers' pay. Kaya nga sinisiraan ng grupong ito si VP Sara kasi ito ang tinik sa kanilang lalamunan. Sentruhin ang investigasyon sa deduction ng magkabistuhan na kung saan dinadala ang perang kinakaltas sa mga guro ng act na pinamumunuan ni Franz Castro na identified na Orban Katre ng CPP at NDF. Tuloy-tuloy dapat ang pag-iimbestiga sa act party list hanggang sa makasuhan si Franz Castro. Matagal na yan nagpapahirap sa mga guro. Hindi kami takot dahil wala kaming ginagawang masama at hindi ako member ng ACT. Mas maganda ang ginagawa ni VP Sara sa DepEd para matama ang aming sahod, maalis yung mga illegal deduction sa aming payroll. Salamat po, mabuhay VP Sara. End quote. Ano ang issue ng ACT Teachers Party List sa Department of Education? Talaga bang sinisikila ng kanilang karapatan mag-union? Bakit pinasusumite ang mga pangalan nila? Ang issue na ito ay sumisentro sa tinatawag na automatic payroll deduction system. Marahil narinig nyo na ito dati. Dati, nung hindi pa binabago yung mga rules, kung may utang ang teacher, maaari yung private institution o mga nagpautang gamitin ang automatic payroll deduction system para diretso silang sumingil. At bago pa makuha ng guro ang kanyang sweldo, madededuct na yung utang niya. Binago na ito ng Department of Education. Nilimitahan nila ang mga ito at gumawa ng System of Accreditation. Isa sa gumagamit ng automatic payroll deduction system, ang Alliance of Concerned Teachers. Dito po sila nangongolekta ng mga dues ng kanilang mga miyembro. Kung kaya't ito ang naging basihan para sa issuance ng memorandum noong June 14. Na dinidirekta ang regional directors at schools division superintendents na isumite ang listahan ng mga ACT union-affiliated teachers na gumagamit ng automatic payroll deduction system. Pero dahil dito umalma ang ACT Teachers Party List at sinabi tila sinisikila ng karapatan na mag-union at parang pinoprofile ang kanilang mga miyembro. Sagot ng DepEd, hindi lang po Alliance of Concerned Teachers ang may ganitong memo, mayroon din ang DepEd Teachers Union at ang Teachers Dignity Coalition. Hindi po singled out ang ACT. Tungo lamang ito sa pag-centralize, connect, update at improve ng DepEd Human Resources System. Kasama dito ang APDS. Regular kasing may mga nagre-reklamo na mayroon silang mga unwarranted, inaccurate o questionable deductions. Bukod pa dito, hindi naman sinisikila ng kanilang karapatan mag-union. Dahil wala naman sa anumang rule ng Department of Education ang naghahadlang sa pagsasali ng mga asosasyon o union sa Department of Education. Ayan na mga lods! Gumagalaw na si VP Inday Sara at parang takot na takot na. Takot na takot na ang iba dyan. Lalo na ang mga party list na alam naman natin. Yung iba dyan ay party pala ng makakaliwang grupo. At yun na nga, may isang party list na grabe. Grabe kung makapag-react. Nangangamba ang Alliance of Concerned Teachers o ACT sa isang memorandum mula sa Department of Education na nangangalap ng listahan ng mga miyembro ng kanilang grupo na gumagamit ng automatic payroll deduction system ng ahensya. Natatakot ang mga teacher or kayo lang ang natatakot? Diba? Ba't nginig na nginig kayo? It's just a profiling.
Kung wala kayong tinatago, abay, bakit ngarag na karag kayo ngayon? Kasi diba, ang teachers ay part ng DepEd. So you need to submit. You need to cooperate, lalo na kung wala naman kayong ginagawang masama. At wala kayong tinatago. Red tagging, red tagging. Kung hindi talaga kayo kabilang sa makakaliwang grupo, ba't kayo matatakot? Pwera na lang! Napaka-astig talaga ng ating VP Inday Sara. Diba? Ayan na! Ano? Matutukoy na talaga kung sino yung mga makakaliwang grupo. Dinadamay mo pa ang mga teachers. Takot ang mga teachers. Kayo lang naman itong takot. Kasi diba, you are part of the government. Bakit kayo matatakot sa simpleng profiling? Diba? Sa simpleng mga hakbang ng DepEd para ma-enhance ang sistema niyo dyan. Bakit ayaw niyong magpa-profiling? Kasi nga, baka may mabisto. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.